Hi guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa Zamboanga City. And yung unang i-share ko sa inyo is travel going to Santa Cruz Island. Ang main jump off point is sa Paseo del Mar. Then from there, hanapin nyo tong area na to. And dito tayo sasakay ng boat going to the island. Rate is 1,000 pesos and then up to 10 packs na siya. Pero kung dalawa lang kayo like us, 1,000 pa rin yung ibabayad nyo. So per boat yung payment niya. So, may a few minutes of orientation before you go to the island. And nandito rin yung do's and don'ts niya. Tapos, going to the island by boat is 20 minutes lang. So, medyo malapit lang naman siya. So, tip lang guys. Magdala kayo siguro ng hat. At saka, mag-sunblock kayo since mainit yung biyahe. Kahit na 20 minutes lang siya and maaga pa. Syempre, diba? Mas maganda pa rin na i-protect natin yung mga skin natin. So, ayan, medyo malapit na tayo sa Santa Cruz Island. Natatanaw mo na siya from here. And malayo pa lang alam mo na maganda yung place. So, ayan. So, medyo nakaka-excite din siya. And, ayun, tingnan natin kung anong activities na pwede natin gawin dun sa place. So, as usual, ayan, pwede tayo magpa-picture sa mga area, sa beach area, sa I Love Zamboanga, and then dito sa colorful na flags na nakalimutan ko na kung anong tawag. Then, meron din mga nag-o-offer na lalagyan ng name nyo. Hindi ko maalala yung tawag eh, pero hindi ko na siya in-avail. Nag-avail din pala ako ng tour sa mangroves. So, separate na bayad siya. Pero, ayun, nakalimutan ko lang kung magkano, pero around 1,000 din siguro siya. Pero siguro mas mura kung mas madami kayo. So, eto yung place kung saan namin imi-meet yung mag-tour sa amin. Kasi parang from big boat, magpapalit kami sa small boat. Kasi yun lang yung pwedeng makapasok doon sa mangroves. Kapakawan? May 12-14 species ng mangroves kapakawan ko dito sa lagoon. Pero dalawa lang po yung dominant. Yung male at female mangrove ko. Mga hektar po ng mangrove can produce 1,000 kg of fishery product. Diyan po naman mahayang ating mga isda, mga samaral, danggit, pati mahayang yung gold bones ko. Tapos may mga bigay po ng tourism promotion board ng Department of Tourism. Mga sea urchin po natin meron po dito. Hindi lang po tayo pwede lang magbaba sa maglakad sa barangay mo po. Maliban po sa pangisda, isa na po yung anak buhay pa namin. Mga migratory birds din po dito mga yung mga egret, iron, pati mga turtle po mga. Apo, sa galit. Laki. Okay na po. Asan po yung mukha niyan? Ah. Ipin niya po. Ano pa? Ano pa hawak? Ah, okay. Hindi. Ah, pwede. Ah, pwede na po. Balik ko lang po. Apo, ma. Ito lang yan po. Hawak mo, tapos ikaw na magbalik. Wala lang naman. Dalawa lang po yung dominant. Yung male pati female mangroves po. Titignan po natin yung pagkaiba nila ma'am. Sa leaves formation ganito ma'am yung female mangroves po. Wider tapos sa flower naman po. Multiple o maramihan po. Yung sa male naman po. Yung kanyang leaves formation po. Pointy po ma'am. Haba ma'am. Tapos yung flower niya pang dalawa lang po. Universal spray na paglalaki po, dalawa lang yung bunga. Pero yung mangroves ma'am, gumagamit sila ng gravity for reproduction. Gravity is an endangered na sturgeon fish po sa western countries po. Okay. Pero dito po sa atin sa Asian countries ma'am, particularly po sa Singapore, nagkaroon sila po yung tinatawag nilang the alternative sa caviar ma'am, yung tinatawag nilang green caviar. Pero locally called lang po dito sa atin, sea grapes, lato o arosep po. Ayun, lato? Opo, mag-harvest po tayo, pwede po dalhin natin ma'am sa beach area.
Kinain niyo po? Yes po, ma'am. Masarap naman lagyan ng mga sili. Saan niyo po inahalo yan? Parang salad po, ma'am. Nilagyan ng mga yung mga spices ng mga vinegar, sili, calamansi po, ma'am. Ito, ma'am, antioxidant nito po, ma'am. Tapos ma-rich po sa iodine yung mga may problem po sa thyroid. Tapos mabuti ito po, ma'am. Tapos yung putok-putok sa loob, parang burst sensation po, yung langsa po ng isla. Kaya alternative po sa chakabia. Kung ganitong size, ma'am, pwede po natin dalhin sa beach area. Tawag po namin tourist size. Pero more than po dito, pero hindi na po pwede. Jellyfish po sa Interworld Via Sorte po yung Santa Cruz Island, Zamboanga City, meron po nito. Pero in handling our biodiversity, we are using the three words po, ma'am, the DLC o tender lobster po. Tapos dapat, ma'am, nasa tubig lamang po siya, hindi po natin pwede iangat ko yung baka ma-stress po, malalata po ang ating jelly. Na-i-stress. Kung gusto niyo, ma'am, i-tignan yung other side niya, ma'am, pwede po grab from the top. Tapos turn ito. Grab from the top, ma'am. Tapos yung other side niya. Grab from, tapos turn po, ma'am. Alam po. Go. Parang five-star din. Tapos, itataob. Itawa lang, ma'am. Itawa. Grab from the top. Sinabunutan. Paano ba? Ganyan. Sorry, sorry, sorry po. Bye-bye, bye-bye. So back to the island, may maliit na tindahan na bilihan ng snacks and drinks. So maliit lang siya and very limited lang yung option. So magbaon kayo, guys. Back to the city, trinay namin ang Satti na usual breakfast ng mga taga Zamboanga. At dahil mainit ang panahon, eh nadaanan lang namin to from the Satti house to our hotel. Ayan, trinay na rin namin yung milk tea dito sa isang 2D cafe. Ang cute niya rin kasi and very Instagrammable. So we stayed like for an hour para magpalamig na rin. So before we go back to Manila, we dropped by dito sa Rainbow Mosque na very colorful and very Instagrammable. Nakaka-amaze lang siya, guys, pag nakita niya siya in person. Ang galing, and ang ganda niya talaga. Ayun. So yun lang muna for today, guys. Please don't forget to like, comment, subscribe, and click on the notification bell to be notified of my future video uploads. Bye!